Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umaga nito muli. Sa kabila ng aming mga hirap, pagtitiis, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa bawat tao, narito pa rin kami, O Diyos. Nakataas ang aming kamay upang purihin ka, pasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Lord, ikaw ang Diyos na dakila ang iyong pag-ibig. Sinabi mo sa iyong mga salita, sukatin man ang langit at lupa, ganun kadakila ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan. Hindi mapapantayan ang iyong pag-ibig na inalay sa mundo ito upang matugos ang maraming taong makasalanan. Naparito ka, Lord, para sa mga makasalanan at hindi para sa mga banal. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus. Pagpalain mo nawa ang buong Bulacan. Ang lahat ng mga members na iyong church, Panginoon, na huwag makabitaw sa iyong pananampalataya. Napakarami ng kalabidad na nangyayari sa buong daigdig. Salasalabat na ang karaasan. Namamayagpag na ang kadiliman ng mundo ito. Kaya ang samang dalangin ko, Lord, samahan mo po kami lagi ng libo-libo mong anghel na mandirigma upang hawiin ang lahat ng gawa ng kadiliman, ang kaaway, in the name of Jesus. In the name of Jesus, binawasak namin sa taas. Kailanman hindi ka magtatagumpay dahil pinagtagumpay na ng Panginoon Jesus ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Father God, give us, Lord, wisdom and knowledge, O God. Patawarin mo kami sa aming mga pagsalansang, sa aming mga pananalita na hindi tama, O Lord God. Lagi mo kaming puspusin ang banal mong kapangyarihan na sino mang mapatungan na mapagpala mong kamay. Gumaling, lumaya sa lahat ng sumpang, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama, sa mga kapatid namin na ito na patuloy tumutugon sa iyong panawagan. Bless the Lord in the name of Jesus. Heal the Lord in the name of Jesus. Salamat po, Ama, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang kadakilaan namin sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin si Lord yung malakas. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? So tayo po ay magsipag-bukas ng ating mga Biblia. Ang title po ng ating babasahin ay ang mga parusa at pagpapagaling ng Diyos. Lahat ba kayo may Biblia? Amen. Kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ugaliin po natin, maghawak tayo ng Biblia para hindi tayo malinlang ng kaaway. Amen po ba? Amen. So, buksan po natin sa aklat ng awit. For Psalm 107, verse 15. Sa verse 15, ay sa verse 17, may mga nagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinaranas nila ay mga kahirapan. Ito po ang mabuting balita ng aking Panginoon Jesucristo. Yes, Father God, I pray in the name of Jesus, patuloy bumuksan ang aming isipan na anumang espiritu lumiligalig sa oras na ito ng naritong lahat ng mga Kristiyano, loobin mo po na pawiin ang banal ng kapangyarihan. Salamat po, Ama. In Jesus' name, Amen. Amen. So tayo pong lahat ay magsipo na sa Biblia. Good morning po. Muli sa ating mga kapatid kay Christ. At good morning din po sa ating Panginoong Diyos. Okay, ayusin po natin ang ating upo. Huwag po tayong magkwentuhan sa ating katabi. Amen po ba? Instrumentalist, please na. Pati ano lang. Umayos ko lang po. Huwag kayong magkwentuhan. Okay. Salamat. Ano po yung ating binasa mga kapatid? Ang mga parusa at pagbabagaling ng Diyos. Yan. Ang Diyos ba ay mapanibubuhay? Amen.
Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga taong magulog. Amen? Sabi nga ni Lord, some were people suffering because of their sins and because of their evil. May mga nangagkasakit dahil sa kanang likong pamumuhay. Dahil sa pagsuway, ang dinadanas nila mga kahirapan. Amen po ba? Totoo naman eh. Alam mo kung bakit ganun ang dinaranas ng maraming tao? Sabi ng Lord, biblical, dahil sa pagsuway. Kaya ang mga dinaranas ng maraming tao sa panahon natin ngayon at noon pa man ay puro hirap at karamdaman. Ang hospital po ng Metro Manila o ng Home Pilipinas ay marami na. Amen po ba? Maraming pong hospital sa buong Maynila o sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Subalit po, laging sasabihin ng mga doktor, punong-puno, walang bakante. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang sinasabi ng mga doctors? Kasi ang dami nang may sakit. Sakit sa kaluluwa, sakit sa pisikal na katawan. Amen po ba? Amen. Tingnan mo ang tao sa panahon natin ngayon. Mas busy sa hanap buhay kaysa sa pagsamba sa Diyos. Pag niyayaya mo, laging nakareject. Amen po ba? Pero yayain mo sa excursion, sa picnic, sa swimming, or sa manggalaan, gabi pa, nagtahanda na. Amen po ba? Kapatid, maawa tayo sa ating mga sarili. Mahal tayo ng Diyos. Kaya linggo-linggo, iba-iba po ang tinatapit dito. Nakikita niyo po ang aksidente ngayon. Ang bangayan ng bansa sa bawat bansa. Kalamidad, lindol, landslide, baha, kahit sa ang portion ng paligid, nangyayari na po. Ano ang minimensahe niya dito? Sa propesya niya? Maiksik na ang panahon. Kaya huwag tayong magpaisi-isi. Maraming taong libang na libang sa harap buhay. Kapatid, sasabihin ko sa inyo ng totoo. Kahit tayo naghahanap buhay, hindi masama. Masama, mas masama ang pagnakaw. Amen po ba? Subalit kapag inuubos mo ang panahon mo at wala kang panahon kay God, sasabihin ko po sa inyo. Sabi ng Lord, walang masamang aakit sa langit. Lahat ng tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawang apoy. E kung dito nga po, papasok ka lang eh. Mainit na, sumisigaw ka na. Amen mo ba? Subukan mo magpakulo ka ng isang takuling tubig. Banlian mo ang iyong paa. Lagay mo sa tabo, ibuhos mo sa iyong katawan. Anong mararamdaman mo? Masarap po ba? Hindi masarap. Lapnos ka. Kaya mag-ingat po tayo. Sinasabi po ng Lord na mag-ingat tayo sa ating mga pinagagawang hindi tama. Mas priority natin ang pera sa panahon natin ngayon. Kapatid, hindi tayo maigiligtas ng pera. Kita mo, yung lindol sa Abra, sa Ilocos, kung saan pang karating na lugar. Nakita po natin yan, di ba? Sa Facebook, kay gaganda ng panambahan, kay gaganda ng mga tahanan. Pero ano nangyayari? Tinagilid na lahat. Sabi ng isang matanda, hindi na ako babalik sa bahay namin dyan. Bunggalo ang kanang bahay. Sa silong na lang na ako ng mangga titira. Kahit na nangalaman iguho yung ibayubay ng hangin, napatayo pa rin yung puno. Maliban lang kung bunutin ng malakas na hangin. Ang nakakalungkot po, kapag tayo iniyaya sa simbahan, ang dami nating dahilan. Kapatid, magdahilan na sa maraming bagay. Huwag lamang ang pagtawag sa inyong Diyos. Kita niyo po ang aksidente ngayon. Hindi ka man ang nakabangga, ikaw ang babanggain. Amen po ba? Kawawa, yung isang nag-crab, lumabas na ang kanyang katawan. Parang pinatay na baboy.
o baga na napakalaki. Kaawa-awa ang pamilya nito. Kaya bago tayo umalis ng bahay, kahit kapaapurado na sa biyahe, manalangin ka muna sa isipan mo. Dahil ma-accidente ka man, at least ligtas ka. Amen. Amen. Ako po, minsan nasubukan po na papunta kami is Avenue. Sinama ako ng kaibigan kong magpa-check up. Wala palang pag-asakit ko sa bus, nagpe-pray na sa ako sa isipan ko. Hanggang sa malapit na kaming lumiko ng East Avenue. Napaiyak ako. Nadudungawang ko yung mga kotse. Maliliit. Dahil siyempre mataas yung bus. Nadudungawang ko po. Naiyak talaga ako. Panginoon, kahabagan mo ang mga taong ito. Ingatan. Ilayo sa lahat ng mga karahasan. So, hindi lang ikaw ang pansarili mo. Ipag-pray nyo rin sila. Amen po ba? Amen. Dahil sabi nga ng Lord, kung ang kanyang pag-ibig inalay niya sa sangkatauhan, dapat tayo bilang mga kapatid kay Christ, ialay din natin ang ating buhay kahit sa pananalangin man lang. Amen po ba? Amen. Ang ating pamilya, laging sinasabi dito sa propesya ng Lord, ang ating pamilya, ipag-pray natin, mahabag tayo. Pero kung minsan, makakalungkot, saka na. Saka na. Huwag mong hintayin ang hagupit ng Diyos bago ka sumaka. Ang buhay ng tao maiksi lang. Amen po ba? Pag kinitlang ka ng buhay ng Diyos, nang hininga, wala kang kalaban-laban. Makikita mo na balang araw pagka-judgment. Oo, makikita mo, hindi mo na makikita ang lilibingan mo. Kahit ka pa may mga balon na pinalipad, o mga bulaklak na kahit gaganda. Pagpatay ang gaganda ng bulaklak, pero pagbuhay, hindi mo mabibigyan ng isang bulaklak. Amen ko ba? Tingnan mo ang deception ng kaaway. Lagyan mo ng magandang corona, libu-libong halaga. Sindihan mo ng lalaking kandila. Alayan mo ng maraming pagkain. Ay, pinakakain ng mga patay. May nakita pa kayo ng patay kumakain na? Meron po akong amo. Lahat, araw-araw ang alay sa altar, mga mamon, mansaras, lahat ng putas, ubas o anong pang masarap na pagkain. Pero, ano ang Diyos nila? Si Buddha? Yung maraming anak? Ano pa? Sino ang tinatas nila? Si Dragon? Sino si Dragon? Para doon po sa mga baguhan. Ang matandang ahas na dumaya sa sangkatauhan. Mula kay Eva at Adam. Kaya hindi po natin dapat yan ipinapatronize si Dragon. Yan po ang evil. Sino dito ang nagpapaalulay? Kapag may karamdaman, tasan kami. Yung albularyo po yun, nakalagay po sa aklat ng Deuteronomy 18:10 na huwag tayong sasangguni sa mga mananawas. Dati hindi rin po namin alam yan. Kapag may munti kaming sakit, nilalagnat, patawas ka dyan. Anakita, baboy, mano, baka, lahat na yata ng ano, walang mga isda. Diyan, madalas dyan, may dyan sa puno. May tubo pa dyan. Yung ating kapitbahay, umaba ang muso. Dahil nagsunog ng mga papel. Nakasama ako doon nung naalala ko, nagpa-albularyo. Pero thanks God, nung natutuhan po namin at may nag-share sa amin ang Biblia, ang tanong ko sa aking sarili, bakit napakarami ng nilalaman ito? Subalit hindi sa ating tinuturo na mga pare. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Anong wala sa pare na mayroon kayo? Spiritual pare. Kapag nilay hands ka ng isang lingkod ng Diyos o ng mga deacons, tatanggap ka ng Spirit ka. Amen po ba? Amen. Tatanggap tayo. Kaya pag tayo oras na nagpe-pray, umikit ka para maramdaman mo ang presence ng Panginoon. May iba, nakadilat. Nakataas ang kamay, nakadilat. Yung iba, nakaganyan. Yung iba nangangalina, nanglilimos.
Tapos dito sa mga kabataan, lagi ko magigit ng ganyan ang kamay. Gusto niyo ba, lagyan natin ng dingga para bumaba? O kaya bato, talian natin para bumaba? Alam mo yung ganyang pagsamba, hindi yung karapat-dapat sa Diyos. Kalahati kay Satan, kalahati sa Diyos. Amen mo ba? Nandun ang Diyos sa langit, wala sa lupa. Kita niyo yung mga volcano ngayon na nag-erupt. Di ba sabi ng Lord sa kanyang propesya, maraming volcano ang sasabog. Sa Lernaring Batangas, sa Bulan Sorsogon, ang mayong volcano, kusan pa mang lugar, ang sunog, sarasalapat na, lalo na sa Mindanao, Metro Manila. Hindi ba kayo natatakot sa nangyayari? Mapalad tayo ang bayang Bulacan, napakaraming pastor. Amen. Palakpakan po namin sa Lord. Ang kami po nagkaroon ng graduation sa Mormon's Church doon sa Tongko. 120 pastors kami. Wala pang iba. Dito anim ang church. Door of Faith, Jesus Christ Second Coming, Sabanistajan, Bethel Temple, Assembly of God, IRM. Di ba kayo natutuwa? Sa maliit na lugar natin, maraming naglilingkod sa Lord. Di ba sa Second Chronicle? Di ba sa amin, Lord, basahin natin sandali kahit wala ito dyan? Buksan po natin, mga kapatid. Sa Second Chronicle, wala po din. 7, verse 14, sinabi niya dito, ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ako. At talikdan ang kanang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Pagmasdan niyo ang bayang Bulacan. Nung kami po napunta dito, 1999, puro punong kahoy pa lang dyan ang Marian. Nung si Mayor Romero parang ang ano, mayor ng Bulacan. Maguma, matalahig, mabato, madamo. Hindi mo alam kung anong gagawin mong hanap buhay dito. Tatlo pa lang kami dito ng bahay. Naisip ko, ano kaya ang magiging buhay namin sa Bulacan? One day, pinalis kami sa aming inuupahan doon sa Kaloocan. Dito kami dinala. Si pastor nag-repair. Nagkano lang ang repair ng TV? Nag-electric fan, 150. Salamat naman ato lang mga bakcham. Pinayaram ako ng kapatid ko ng Hulsel kami dyan, ng puhunan. Kami dito ang kauna-una ang nag-hulsel ng groceries. Namimili ako sa bigti. Sa isang linggo, 3 times ako namimili. Pero sa kabilang ang puhunan ng aming tindahan. Pero hindi ako nag-alala na wala kami magiging hanap ko nga. Ang Diyos hindi natutulong, hindi ko ba? Nakikita niya kung ano ang gagawin mo sa kabila ng iyong kahirapan sa buhay. Pray. Ito na, one day, tinawag na kami na Lord. Sa karamdaman pa. Karamdaman, bleeding, ulcer, si pastor nag-50-50 sa ulcer. Halos mamatay na yan. Ako nag-bleeding 2 weeks. May bugol sa matres, 3.9 centimeter. Gusto ko operahin. Sabi ko sa Lord, Panginoon, hindi ko nais magpa-opera. Alam ko kayo ang dahilan manggagamot ng aming buhay. Nagtiwala ako doon. Hindi sa tao, hindi sa doktor, kundi doon. Dahil ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung nagawa mo ang langit at lupa, what about ang aming mamunting karamdaman na ito na hindi mo mapagaling? Amen mo ba? Kapag tayo nananalig ng buong buo sa Diyos at huwag kang mag-alindangan, makakamit mo ang nais mo mangyari sa iyong buhay. Palakpakan po natin si Lord sa buhay.
minsan, ang tao nag-aalinlangan, gagaling pa kaya? Magtuloy-tuloy ka lang. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, kalooban mo pa ba akong mabuhay? Ang Diyos nangungusap, eh mo ba? Kung ang evil nangungusap sa isipan mo, magnakaw ka. Huwag kang sumamba sa Diyos. Mambabae ka. Magsabong ka. Maglaklak ka. Everything yung binubulong sa'yo, lalo na ang Diyos nangungulong. Ang kabutihan. Anak, huwag mong gawin yan. Magpakatatag ka. Gagaling ka. Si Pastor gumaling. True prayer. Ako gumaling. True prayer. Kaya nga sabi niya, ang title ng ministry, Jesus Christ Second Coming Healing Ministry. Ang sabi ng mga chismosa sa paligid. Sabi na namin word chismosa. Sino dito ang chismosa? Asang kaya? Alam ko wala. Palakpakan muna natin si Lord. Second Coming. Ano ang sabi? Na ano? Jesus Christ, Second Coming, Healing Ministry? Ang pastor, stroke? Anong sabi sa akin ng Lord? Iparegister mo ang ministry. Dahil ang dami ng dalait sa inyong dito. Kita mo? Alam ng Diyos. Ang Diyos ba'y magsisinungaling? Hindi. Ang demonyo nagsisinungaling. Pero alam niya ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa mga leader ng Panginoon, alam ng Diyos. Di ba sinabi niya kay Abraham, nang sino mang sa'yo ay magpala, aking pagpapalain. Ang sino mang sa'yo magsumpa, aking susumpain. Ay mag-ingat po tayo sa pananalita natin sa mga leader. Kung yan man ay nagkakamali, tanungin natin, bakit po tayo, kapatid o pastor, pastora, ganito po ba ang sinabi mo? Ang tao nagkakamali, amen po ba? Pero never tayo sa alin, Lord, magbigkas ng hindi ka nais-nais ng mga bagay na hindi tamang salita dahil ang Diyos hindi natutulog. May akla tayo ng buhay, amen? May akla tayo ng ano? Ng words. Kung ano ang mga sinabi natin. Apat yun. Book of events? Book of ano? Book of life? Yung ano pa eh? Dalawa pa. Lahat yan nakasulat ang aking mga ginagawa. Kaya sinabi niya sa Lord, anong aasaklat ng Job? 33 verse 19. Pinadadala niya ang tao ng iba't ibang sakit. Upang sa pamamagitan ng kirot, siya ay itinuduwi. Maituwi. Sabi ng Lord, pinadadalahan niya na ang tao ng iba't ibang sakit. Pinaitulong niya. Tulad kay Job, di ba? Si Job, para doon sa mga baguhan, napakayaman sa buong silangan. Mabuting tao, pero bakit ginali siya at namatay lahat ang kanyang anak? Na was out ang lahat ng kabuhayan. Bakit? Pinahintulot niya ng Diyos. Tinest lang ni Satanas, si Hu, kung bibigay nga ba siya ng guidance sa kayamanan at sa buhay ng kanyang anak. Hindi bumigay si Hu. Sa sandali ng kanyang buhay, minsan hindi siya bumiba. Bagkus nagpatuloy, nagtiis. Ano sabi ng kanyang asawa? Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Kapatid, sumpay mo lang lahat ng bagay, huwag lang ang Diyos. Dahil tiyak na may kalawag niyan ka. Si Satanas, magaling. Magaling na deceiver, ama ng kasinungaling. Kaya ako pag nagpe-pray gabi-gabi, sinusumpa ko lang yan. Hindi ka kailanman magtatagumpay. Dahil may impyerno ka ng nakaraan, pangyayari na lang ang iyong magagawin. Kailangan tapangan natin ating loob. Huwag tayong magpapatalo. Diba? Sabi nga, kung ang Diyos ay kasakasama mo, sino pa ang laban sa iyo? Amen? Piniling tayo ng Lord bilang mga hama. Ay, wala namang aral yan. Ano man mararating yan. Walang pagalingan sa mundo.
Sa mundo, pag may aral ka, apangalo ka. Amen? Pero pag wala kang aral, mumuy ka. Sa Lord, hindi naman. Pinili niya ang mga hamak upang hiyain ang marunong sa mundo. Pinili niya ang makasalanan upang magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Kaya huwag na po tayong magtaka. Maraming may karamdaman. Test lang yung iba sa atin. Yung iba talaga, palo yun. Yung iba talaga, pagtawag. Iba-ibang way ang ginagawa ng Diyos. Amen po ba? Halimbawa, mahilig ka sa bisyo. Tarama ka sa alak. Anong ipadadal sa iyo? Karamdaman. Mu-ulcer ka na kasi hindi ka kumakain ng maayos. Sige lang ang inumo ng alak. Sabi ko nga sa inyo, ay kwento ko na po sa inyo ulit-ulit, yung tiyo ko namatay yung sa alak, naluto ang atay. Chin. At saka, ano, hilaw na mangga. Almusal. Kaya sabi ko sa iyo, sabi ng Lord, ang sino mang magwasak ng ating templo, we are the temple of God, amen, ay kanyang parusa. Kaya huwag natin abusuin ang ating sarili. Hindi na tayo natutulog, puro trabaho. Overtime, kumita ng pampalino. Ano bang minimintit ng tao? Yung maman? Ako hindi ako gano'n ang proyekto sa Lord. Panginoon, hindi po kami naghihangad na biyaman. Tama na ito. May masilungan ka lang. May makain ka sa araw-araw. Ay sapat na. Amen po ba? Total, pupugnawin niya lang naman ang daigdig. Para ano pa? Para pagandahin mo pang iyong tahanan. Kapag may purpose si Lord na pagandahin niya, pagagandahin niya. Amen po ba? Pero kung wala, hindi yan pagagandahin. Lalo ka, eh si Satanas nagpapayaman din. Amen po ba? Nang kanyang pinagnakawa. Di ba si Jesus, naalala niyo? Nung si Jesus ay nagutom, nag-ayuno, ng 40 days and 40 nights, anong ginawa niya? Tinukso. Anong tinukso sa kanya? Sa pagkain. Sabi ng Lord, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kapag the more nagbabasa ka nito kahit maghapon, magiging strong ang iyong pakiramdam. Amen. Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo, ako hindi pala kaya na tao. Kapudyot lang ang kain ko. Pero once na ako babad lagi sa salita ng Diyos, nagiging malakas ang pakiramdam ko. Tingnan mo iba, bundat na ang tiyan kung makakain sa platong kanin. Hindi pa nabubusog. Bakit? May kaagaw? Sino? Si Bulate? Si Tanin? Walang pagkain ang kaluluwa. Kaya perning gutom. Subukan mo dito. Magbasa ka. Tatalino ka pa. Magiging mabuti ka pang anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung dati ang chismosa, butangera, alamura, pagdan lang dyan, putok sinta, alaw lang na niya. Yan ang naririnig mo, kunting salita, mura. Kaya nga, nakakatakot itong mga tao nito. Pinagbibigyan pa kagad ko ng Lord. Kaya di ba sa aklat ng Hope 33 verse 20, ang taong may sakit ay walang panlasa. Masarap man ang pagkain ay walang gana. Amen po ba? Kaya nakita mo pag may sakit, dadalan sa ospital kung ano-ano pagkain. Pero nung walang sakit, hindi madala ng pagkain. Sasabihin niya, ay huwag mo nang dalhan yan. Mayaman naman yan eh. May pambili yan. Kapatid, kahit yan mayaman, basta't naalaala mo yan, alam mo na mahal mo lang tao niya. Amen po ba? Mayroon kasi akong kakilala eh. Sabi niya, bigyan naman siya ng ganito para masiyan siya. Ay, huwag na. Mayaman naman yan, maraming pambili. Hindi yung katwiran, karamutan. Sino dito maramuta sa kamay? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na magtaas ang kamay. Hindi naman yung puputuloy ng Diyos. Kaya lang itutuloy tayo. Amen? Yung espiritu ng karamutan kay Satan niya. Yung espiritu ni Satan na pagiging maging sakit, kanya niya. Basta lahat ng bad attitude kay Satan niya.
Dahil si Lord, walang bad attitude. Amen po ba? Sa iba, sa lumang buhay natin, simba tayong simba. Pero hindi tayo nagbabago. Wala tayong alam dito. Sabi pa nga nyo ba, babae na nagtutupyan. Anong pagkakaiba sa babae at sa lalaki? Yung lalaki walang suso. At yung babae may suso. Yung ba? Bawal magto. Kapatid, magbasa ka sa Biblia. Sa huling panahon, ibubuhos na ng Lord ang kanyang presensya. Sa sino mang nais tawagin niya. Kami dito, lima kaming tinawag ng Lord. Si Pastor, ako, si Cherilyn, si Catherine, si Jolene. Lahat kami lima, binigyan ng kanya-kanyang kampanya. Ang Panginoon kapag nagre-reveal, sabi ko nga doon sa kausap ko, sabi ko, hindi po na yun, kami, hindi namin kaya mag-open ng ministry. Kasi mahirap mga siwa ng ministry. Iba-iba ang mayroong sakit dyan. Amen po ba? Anong sakit? Sakit ng kaluluwa. Sakit ng katawang pisikal. Parang sa school yan, di ba? Kapag hindi ka marunong mag-manage ng eskwelahan, sasalungitin ka ng mga ano, principal, teacher, estudyante. Ngayon, iba na ang pamantay ng tao. Amen po ba? Iba na ang dating ng tao ngayon. Tama yung sinabi sa aklat ng Timothy, ng Apostle Paul, sa huling panahon, ang mga tao ay magiging lapastangan. Walang utang na loob. Palalo, mayabang, suwail sa magulang, ano pa, mapagmataas, etc. Taas ang mga anak nitong lumalaban sa magulang. Taas ang kamay. Salamat naman wala. Palakpakan po natin si Lord sa Lord. Yan na lang ba ang ilalakas ng palakpak mo? Parang po. Napasin natin, dahil si Lord nasa langit. Amen. Mag-aisipin niyo, bakit si Lord bigima? Hindi. Kitang-kita ka kung pumapalakpak ka o hindi. Pagpalakpak sa, oh! Diba yung mga kabataan dyan na naglalakan? Kaitin pa. Sobrang kabait, ano? Dapat pag pumalakpak doon, I hope na mamaya pag nag-pray tayo, nakataslat ang kamay. Minsan nakakalungkot, datihan ka na sa ministry, nagdadaldal ka pa sa katabi mo. Ay kung magdadaldal ka, lumabas ka na lang. Huwag ka na makinig. Diba sabi ng Lord, ang mabuti at masama, pinagmamasdan niya lang. Kung anong ginagawa niya, ang attention mo ba kayo sa kanya? O ang attention mo sa kapitbahay mo o sa katabi mo? Ha? Kaya kung minsan nakakatakot, ilang taon na tayo sa ministry, hindi pa rin tayo nagbabago. Ay ano yan? Masimba ka lang dahil may lamkit? Masimba ka lang dahil may ibibigay sa'yo? Or linggo ngayon, nandoon yung girlfriend mo, may papaiklat ka or what? Kapatid, hindi ganun ang pagsisimba. Kapag mahal mo ang Diyos na nagpapala sa'yo, nag-iingat sa'yo, at nagpapagaling sa'yo, dapat sumunod ka ng tama. Amen. Amen. Sa school, tingnan mo. Araw-araw ka pumapasok, minsan wala ka pang baon. Pero ang tiyaga mo, bakit gusto mo makagraduate? Pag nag-take note ka na sa ano, notebook, wasang-wasang, gagawa ka ng assignment, hirap na hirap ka pa. Sasubmit ka pa, zero ka pa. Wala kang natutunan. Tapos yung may nanay pang nag, ano sa akin, kwento. Yung anak na diyaw, aga pa umalis. Pag-uwi, lalaban yung uniforme, ang daming chok. Ang tataka siya, bakit puno ng chok yung pantalon? Nagbibilyar. Sino yung nananalo sa bilyar? Lalabanin niya yata eh. Binuklag niya daw yung mga nobo. Walang laman? Hindi ng Panginoon. Sayang ang baon. Ay kung anak ko yan, ay ang bait mo anak, magpahit ka na yan. Turuan mo yung mga tao ng walang alam. Ha?
bumradit ko rin ng theology. Ha? Nalatan tayo sa namilira. Gusto niyo bang kumapasok na wala kayong alam? Uwi niyo bukya kay gamit? Nakakalungkot. Ako noon, pag zero ako, lungkot na lungkot ako. Parang hindi ako makakain. Bakit? Para ako nakukonsensya. Bakit may baon ako? Nagligo pa man ako. Ganyan. Tapos kung dating ko sa bahay, walang magtuturo sa akin, zero. Makaawa. Kaya magsikap tayo mga kapatid. Amen ko ba? Saan tayo magsisikap? Napalaguin ang ating spiritual. Ay, sister, di na ako babalik sa church niya. Iba yun na. Huwag mong tingnan yung katabi mo kung maingay. Ang tingnan mo yung tinuturo ng Diyos. Maduro ba? Amen ko ba? Ay, hindi na ako babalik dyan. Ang liit naman ng simbahan. Simbahan ba yun? Kapatid, sa huling panahon sabi ng Lord, gagamitin niya ang mga ibang panambahan sa bahay lamang. Amen? Eh, tingnan mo yung mga simbahan sa Bigan. Bigan, Surveyor? O sa Abraham? Kalalaki? Yung rebulto nga nun, sinaya pa, natumba na. O, paano mo sasabihin yan? Eh kung nasa katotohanan niya, hindi natin deny that. Eh ba't gigibain niya ng Diyos? Amen? Ang Diyos hindi malupit. Malupit lang siya pag lang isa ka. Amen po ba? Kaya saan niya dito sa aklat ng Deuteronomy 27 verse 15? Sumpain ng sino ang gumagawa ng anumang larawan upang sambahin. Kahit palihim ito'y kasuklang-suklang kayawin. Ang kapulungan ay sasagot ng amin. Ang sabi niya po doon sa mga taong ayaw sumunod at makinig sa kalooban ng Lord, ang nakalagay dito ay sumpain ang sinumang gumagawa. Di ba yung iba gumagawa ng larawan para sambahin yun? Bakit sinasamba mo yung patay na bagay? Na hindi naman yan makakapagsalita? Eh, para kang nangungusap sa patay. Saan pupunta ka pa sa simenteryo? Nay, nandito na po ako. Pwede ba yung kalansay usapin mo? Sabi naman ng eagle, oh, nandito ka na nga. Pag-uwi mo, masakit ang ulo mo. Nausog, patawa sa kapitbahay. Magkano bayan? 10 piso yan. Kita mo na, ang tanglulokong mga amin. Kaya sabi niya, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Question 5:21. Lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po yan ilalagay ng Diyos kung tama yan. Ay kung ano yan. Kung hindi yan naalisin ng Diyos. Kung mali yan. Ay ano yan, tama ba yan? Kung nararapat yan. Pero kapag hindi nararapat, aalisin na naman yun. Amen po ba? Ano sabi niya? Sino diyan ang tinutukoy ng mga anak? Yung mga totoong sumusunod kay God. Diba sabi niya? Ang sino mga sumusunod sa aking kalooban ay siya kong mga anak at mga kapatid. Amen po ba? Amen. Eh katulad niyo, sumusunod kayo. Yung iba hindi nga lang. Masupot, mahindi. Swerte na kung masimba. Ang araw ng Linggo ay ginagawang pang good time. Kapag ginagawa mo yun at nagpapaagay ka sa mga kaibigan mo, sasabihin ko sa iyo, mas mahal mo ang kaibigan mo kaysa sa Diyos na totoong nagpapaagay. Amen po ba? Dahil ang totoong nagmamahal sa Diyos, tumusunod. Amen? Ako may nakita ko dito pamilya. Lahat sila narito. Pero salamat sa Lord dahil nakita ko ang kabutihan nila sa kabila ng kawalanan nilang pagulang. Palakpakan po natin si Lord sa buhay nila. Diba sabi ng Lord, kapag narinig na ninyo ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang ating ulo. Kasi ito na ang time na tayo ay tinatawag na para ingatan, ilayo sa lahat ng karasan. Amen po ba? Ano pang sinabi niya sa aklat ng Deuteronomy 28 verse 15? Sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin o makikinig kay Yahweh ang iyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos,
at mga tuntunin, ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ito niyo po. Ano ang babala niya? Na kapag hindi tayo sumunod sa Kanya at hindi tayo didinig ng Kanyang tinig, o hindi tayo, ano, susunod sa Kanyang mga tuntunin, mangyayari ang mga sumpang yan sa tao. Bukod sa mga sumpa, ano pa ang Kanyang ipadadala sa mga taong tumatalikod at sa Kanya bunga ng pagsuway? Yan, pakibasa niyo po. Padadalhan niya kayo na kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayong malipol, gagawin niya ito dahil sa inyong pagdalikod sa Kanya. Minsan, sisimba lang ako kasi may sakit ako. Minsan, sisimba lang ako kasi ano, may kailangan ako sa Diyos. Kapag wala kang kailangan sa Diyos, ang gusto mo lang puro layaw. Kaya di ba may tawag sa mundo ito, laki sa layaw, Jeff Rocks. Spaghetting pababa, spaghetting pataas. Nakakita na kayo ba spaghetting tumaas? Nakakita na rin ba kayo ng spaghetting bumaba? Mayroon bulate, bumababa. Eh kung paulanan tayo ng Lord ng isang tambak na spaghetti at hindi mo makain, paano kaya? Yung spaghetti na yun, umextend ng haba at pinulukutan ka na hindi ka na magagalaw. Abay, himala yun ng ano, sumpa. Sabi ng Lord, padadalan ko kayo ng kahirapan. Kaya nakita mo ang tao, kahit anong hanap buhay, hirap na hirap pa rin. Piso na lang yan, pabili po, piso. Kaya ako hindi na po ako nagtitinda, ikati lang yung tinda na yan. Bakit? Pag nagtagawa kong dapit, pabili po, ano po, Marlboro. Ano yung Marlboro ko lang? Ano yun? Marlboro. Hindi ko alam kung anong Marlboro yun. Ah, lights! Marlboro lights pa pala. Akala ko Marlboro pula. Laging kanyang sasabihin dyan, pabili po, ano po, Marlboro lights. Wala nang chin. Ngayon siya ang sasabihin, chin. Lahat ng dumadaan niya ng mga lalaki, sasabihin, pabili po, ano po sa inyo? Marlboro lights. Ay, sorry po, wala. Eh, sa loob gabi, lagyan mo, lakihan mo, wala pong sigarilyo dito. Asensya mo. Pinapausukan yung baga para mapunok ng itim. Pagdating ng panahon, ubo mo na. Papunta ka na sa cancer. Ano? Yung anong tawag? Lung center. Yan, lung center, no? Eh, huwag na natin dagdagan yung mga pasyente doon. Wala ng baga, blurred ng baga, puno na ng itim. Bakit? Lahat ng sigarilyo sa pabrika, yung usok, hinigo, pinapunta sa baga. Lahat ng nicotine. Eh, tama yung sabi Lord, padyadalan ko kayong kahirapan, kaguluhan. Pagdating sa bahay, ayaw magsamba. Anong gagawin? Kinatamad, inaantok. Ang daming dahilan. Kapatid, huwag ka nang magsamba. Hanggat gusto mo. Sabi ng bakit? Eh, kasi ang dami ng patama dyan eh. Hindi ka tatamaan kung hindi mo ginagawa. Amen po ba? Common sense naman yun, mga kapatid. Kayo mga tatay dyan, kapag kayo nagkakarinig tungkol sa preaching ng patnam, hindi naman yung eksaktong patama eh. Alam, biblical po yun eh, sinasabi. Nagagalit po ba kayo? Hindi. Tama. Magpasalamat tayo, tinutuwi tayo ng Lord. Amen po ba? Yung mga leader niya at sa mga pastor, hindi po namin alam ang buhay yun sa bahay. Ang Espiritu ni God ang nangungusap dito. Kilala tayo ng Diyos kung ano ang ginagawa kong kalokohan.
at bakit ayaw ka magsamba? May mga lihim ka bang ginagawa? O ayaw ka lang magpatuloy sa Lord? Technique yun Satan para pag nakajamba siya ng ano, araruhin ka ng sasakyan sa motor, saliya ka. Kita mo isang pamilya na anong ginawa yung isang pamilya na yun? Na, hindi nag-outing yun eh. Reunion. Sa kabila ng kasiyahan, pagbalik, kalungkutan. Sipin mo. Kaya tamo yung sabi niya, hindi ko nakakalimutan yung sinabi ni First Lady Imelda Marcos. Kapag sila nagbabiyahe ni President, hindi sila nagsasama. Lalo na sa aeroplano. Dahil pag nakras ang aeroplano, wala kong ligtas na. Ubus kayo. Ginagamit ito. Hindi yung dito. Tapik. Pinalalaki ang buwet para magtimbot-timbot sa kalsada. Pa-style look. Hmm? Si Taning ganun yun. Sino dito ang managpapa-style? Kaya mga kataan? Maging huwaran kayo bilang mga leader ng Diyos. Amen? Para hindi kaya kayo pagmula ng pagkakasala. Imagine reunion. Reunion ng kamatayan. Reunion ng kasayahan. Pagbalik, cementerio reunion. Kita mo ang kamay. Kapag wala tayong ginudyos na sa buhay at puro kagalakan na lang, tandaan mo kapatid, isang araw, makikita mo ang iyong hinahanap. Ang sabi ng Lord, kahirapan ang ipadadala, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng iyong gagawin hanggang kayong malibol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod niyo sa kanya. Amen po ba? Tapos ang kamay dito na nais tumalikod na sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, ang daming nanlalamig. Lord, kung talaga kayo ay Diyos na totoo, bakit ganito ang buhay ko? Bakit mo tinatanong ang Diyos at hindi mo tanongin ang ngayon sabi? May pagkukulang ba? Nagagawa ko buba, Panginoon, ang mga nais mo? Huwag mong tanongin ang Diyos. Hindi ka pinadala ng Diyos ng salasalabot na problema, kundi ikaw ang gumagawa ito. Kasi sabi ng Lord, kapag hindi sumusunod niya. Eh, bakit si Pastor lagi na-stroke? Hindi rin ba siya sumusunod? May nais ng Diyos ipakita sa kanya. Nagagawa siya ng miracle sa church na ito. Amen. Amen po ha? Sabi nga, wala tayong karapatan humatol sa ating kapwa. Dapat ang hatulan natin ang ating mga sarili. Lord, tulungan mo po akong magbangon buhay. Alisin ko na ang aking mga bisyo na hindi karapat-dapat. Di ba sabi nga, ang media, ang daming alok sa tao para doon pumukos ang kanyang atensyon at wala sa pananampalataya. Amen po ba? Alok mga rama. Salamat na lang, hindi ako marunong masyadong pagkano. Hanggang balita na lang, praising, ganun lang ang nangaan ko dyan. Yung kaaway, sasabihin mo, tama na yan. Yan na lang lagi kong naririnig. Lagi na ng kaaway. Amen. Mabuti nagpupuri ka sa Diyos. Eh kung maawi ka ng makamundong bagay, paano na lang? Abutan ka ng lindol. Di ba ang prophecy last? Ano? Sino nagsimba nung nakarang linggo? Ang prophecy ng Lord para sa ating kalaman, the big one ay darating niya. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi ang Diyos nananako. Amen po ba? Pinapaalalahanan tayong lahat. Di ba sabi ng Lord, biblical, lahat iguguho, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Gusto niyong malaman sa inyong kapatid dito sa mga baguan. Mateo 24, buksan natin kahit wala po dyan yan. Idagdag lang po natin ito. Para doon sa mga baguhan na hindi pa po nakakapagbasa ng mga salita ng Diyos. Dito sa aklat ng Mateo 24, verse 2 and 2, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang kanyang ang mga alagad. At itinuro sa kanya ang mga gusalit ng templo. That's a maraming templo. Amen po ba? Ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusalit niya? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato
sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. E ngayon, puro na bato ang mga bahay. E ngayon ba? Sabi ni Lord, lahat ay iguguho. Wala nang matirahan si Satanas. Ako, pag nagpipray ako, mabuti sa iyo, Satanas, alabok ang pagkain. Diba yung ahas? Nung tinukso si Eva at Adam, anong binigay ng pagkain ng Lord sa kanya sa Old Testament? Alabok o buhangin. Sabi ko, tama lang yan na alabok ang kainin. Tuloy mo sa dami ng kanyang nilika, siya lang ang may pagkain na alabok. O buhangin, o lupa. Samantala yung ibang mga hayop na nilika ng Diyos, ang pagkain na ng mga prutas at kaparangan, eh mga paniki na nangangain ng sagin. Amen. Ano pa? Mga mangga? O ano pang pagkain? Ang tao walang makain. Magkano ngayon ang isang pirasong mangga? 25 ang isa. Kaya kung wala kang 50 pesos, hindi ka makakabili ng dalawa. Sige na po ang taas ng bilihin. Sige na ang daing ng maraming tao. Biblical po yun. Time will come sa isang maghapong mong kinita. Isa na lang ang mabibili mo. Kaya ngayon pala, update na tayo. Huwag ka puro daing. Sumunod ka na sa Diyos para pagdating ng judgment, rapture ka. Eh, narinig ko yun sa preaching ni Pastora sa isang maghapong kinita. Let's say, ang kita mo is 500 a day. Karpintero ka. Kumain ka pa, 400 lang natira. Namasahe ka pa, 300 na lang natira. Bumili ka ng ulam, ubos ang 300 po sa kanapon. Wala na ang limang lang. Diba? Biblical. So, nangyayari na. Mapalad tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sabi ko nga sa ating kapatiran, kapag may pera ka, huwag mong ubusin, ibili. Magtabi ka, magsinog ka ng mga importanteng pagkain. Asukal, bigas, dilata, o ano pa mang kailangan. Hindi yung, ay, mamasyal tayo kung saan. Bagong sweldo tayo ngayon. Rasaras dito, rasaras doon. Kapatid, pag inabutan ka ng Lord, ikaw na ang kawawa sa balat ng lupa. Inupuno tayo ng wisdom ni Lord. Knowledge, para huwag tayong dapiin ng kaawang. Amen po ba? Ang pera, sabi nga, root of all evil. Pero kapag ginamit mo sa tamang paraan, hindi yan magiging uga ng kasamaan. Amen po ba? Amen. Sa aklat ng Deuteronomy, 28 verse 21, hindi niya kayo aalisan ng salong hanggang sa maubos kayo sa lupain ibibigay sa inyo. Ang salot, alam niyo ba yung salot? COVID na lang ang lagi mong maririnig sa balita. Walang araw-araw na balitang walang COVID. COVID, COVID, COVID. Lagnat, ubos, sipon, hika, COVID. Pilay, COVID. Nasagasaan, COVID. Lahat, COVID. Tinignan ko sa dictionary. Ano bang ibig sabihin ng COVID? Ay, wala naman. Wala namang meaning. Ako, invento lang dahil yata ito ng mga doktor. COVID, Cupido, Cupido. Yan ang nakalagay. Si Cupido ang asawa, si COVID. Ay, sabi ko sa iyo, si Satanas, manluloko. Mapag-invento para linlangin ang taong bayan. Amen? Tingnan mo sa ospital. Hindi ko nilalang sila ng ospital, ha? Maganda rin ang may ospital dahil karooban din ang Diyosyan. Hanggat hindi ka napupuraan sa expenses, hindi ka papalabasin ng doktor. Bakit? Gusto ka nang tumira doon? Para maubos na yung iniipon mo. Ill health. Ano pa yun? Yung isa pa? Yung kay Bongo? Malasakit Center. Eh kung ikaw'y magpapayaman lang dahil sa mga yung bagay, kapatid, maawa ka sa iyong sarili. Hindi mo madadala yan pagharap mo sa Panginoon.
Anong ginawa mo sa lupa? Judgment time. Paghuhukom. Dito sa Bible, malalaman, mababasa mo dito yung sa huling paghuhukom, paghuhukom, na anumang ginawa mo sa iyong kapwa, sa Diyos mo ginawa. Amen po ba? Let's say, minura mo yung kapwa mo. Eh, sa Diyos ka nang gawa. Di ba kapatid mo? Sabi ng Lord, kung sino ang sumusunod sa kanya, ay siya kong mga kapatid. At mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Kung tayo nagkakasala, hingin natin agad sa Lord, patawad kami mo. Huwag nasabing pag-abihin, magkahit, sa linggo, sa taon, hanggang umugat. At hindi mo na yung magunod. Tantanin ka na ng galit. Ano pang sinasabi mo yung sakit? Monkeypox. Mabuti pa yung monkey, may pox. Pox, ano bang ibig sabihin ng pox? Hindi ko alam ang meaning niyan, pasensya na tayo. Sa aklat ng Deuteronomy 22, 28 verse 22. Ano pang sabi ng Lord bukod sa padadala niya ng mga karamdaman? Padadala niya ng mga kahirapan, kaguluhan, kabiguan? Ano sabi niya dyan sa 28? Lilipulin niya kayo sa pamagitan ng sakit. Pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan. Matinding init, tagtuyot, agiha, at iba pang sakit sa balat na hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipon. Kita niyo po? In-specify niya dyan. Yung mga agiha, yung sakit yan sa lip ng bata. Amen po ba? Yung mga pamamaga ng katawan, mga beri-beri. Matinding init. Noon, usok-usok ang itch fever. Umaabot ng 40. Ngayon naman, ang nananalanta ay dengue. Yung aking anak na dengue yan at the age of 2 years old. Mura-mura pa noon ang ospital sa Chinese. Isang buwan kami doon. Napanaginip ko na yung patay na. Tumila po na ang mga dextrose, puno na ang sahig ng dugo, putol ang ulo, everything wala na. Nagising ako 11 o'clock tanghali. Kasi nakatulog ako sa sobrang puyat ko eh. Nakita ko, kadextrose pa man. Pero nag-aaraw buhay na pala siya. Hindi po yan naalisan ng lagnat. Yung mga pantal niya sa mga paan, sa mga binte, sa bato, nagbabayulit na, nandun doon na. Ang Chinese hospital ay 523 room kami. Punong-puno ng dengue patients. Sipin mo na. Every October, August, September, October, nananalanta na po yan. Dahil, kagagat ng lamok, no? Yung lamok na may ganyan, na may puti-puti sa, ganyan. Ang dugo pala niyan, pinalala po. Kaya ingatan po natin ang ating mga anak. Totoo po yan. Kaya tinatawag din po talagang salo. Di ba sabi ng Lord? Kadadalhin na tayo ng mga salo hanggang sa ang tao malikot. Pero lagi ko lang siyang pinag-pray. Sa abroad noon si pastor, sabi ko, Lord, alang-alang sa aking asawa na naghihirap sa trabaho sa abroad, buhay mo pa po ang aking anak. Pray. Kaya kami, halos tinawag kami sa karamdaman. Kaya sabi nga, ang pinagkaloob sa aming title ng ministry, healing ministry. Kasi sabi ng Lord, magpapagaling siya dito ng iba't ibang sakit. Maniwala kayo sa hindi, gagawin niya ito dahil prophecy niya ito. Palapagan po natin siya. Hallelujah. Glory to God. Kaya nakita mo yung mga decons, iilan man yan, anong sabi ng Lord, laging magbabad sa word ka. Dahil kapag marami ang may sakit, hindi mo kayang ilayan siya. Amen po ba? Magtulungan po tayo para po ito sa ating lahat. Hindi ito para sa amin. Ano po? Sa verse 35 ng Deuteronomy 28. Ano pang sinabi ng Lord bukod sa pahirapan? Ay dito, pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukod, sa tuhod, binti, ito hindi nyo mapapagaling.
pagkos kakalat mula ulo hanggang pa. Kita niyo po? Sino dito ang may mga bukol? Ha? Pakinggan niyo po yan. Kapag hindi tayo sumusunod na totoo sa Lord, sabi na Lord, pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod, binti. Ito'y hindi nyo mapapagaling bagkos ay kakalat mula ulo hanggang pa. Gusto ko kong ulitin yung testimony ko sa inyo. May buntis dito nagsimba. Alam ko, taga na po dasyonan ko. Hindi po ako nagkakamali. Puno ng psoriasis ang kanyang katawan. Alam mo yung psoriasis? Yung parang galis na namumukat ka ng balat. Namumuti, no? Sa paligid, pero sa gitna, kulay red ang ano. Nung habang pinapahiran mo siyang nalis at pinag-pray, sabi sa kanya, huwag kang magpapaalmularyo. Eh malapit na pala yung mga anak, August. Nung nanganak na, hindi ko alam kung anak niya ba ang huwag ipaalmularyo o siya. Basta sinabi sa kanya, huwag kang magpapaalmularyo. Yung babae na yon, hindi siguro siya naging aware. Nung nanganak, nagkaroon ng problema yung anak niya. Pinaalbularyo. Di ba namatay ang anak? No? Kapag sinabi ng Lord, huwag, huwag mong gagawin. Dahil may danger na nakaabang para sa iyo. Amen po ba? Kahit man kabitan mo ng anting-anting ang buong katawan, hindi yan kalooban ng Diyos. Dahil wala pa akong nabasa sa Biblia na yung mga anting-anting yan ay ano yan, panguntra sa mga evil. Kung yan ay panguntra, matagal ka nang magaling. Amen? Kasi may pinag-pray kami sa rancho, puno ng sugat ang kanyang binti. Diabetes. Mula ulo hanggang talampakin. Puputuli na ang tuhod dahil sa baho ng kanyang tumoy. Pinag-pray namin, pinagpapahiran ng langis, tumanggap sa Panginoon. Ayaw ipaalis yung kanyang pangundra sa baywang. Sabi namin ni Pastor, eh kung yan po ay nagpapagaling, noon ka pa magaling. Eh ba't kumabot ka hanggang bintik mo, hanggang talampakan mo, wala nang laman. Eh di inalis niya. Dumudumi niya ng napakaitin, deliverance. Nung dinala sa San Lazaro, ang ginalaang nakutulang daliri sa paa. Dahil wala na pong laman, puto naman. Thanks God, nangako, maglilingkod daw siya sa Lord. Salamat, naglingkod sa sabon. Huwag tayong magsinungaling sa Diyos. Dahil binibigyan pa tayo ng Diyos ng chance na gumaling. Kapag yan ang pinangakuan mo, time will come, sisimulin ka ng Panginoon. Amen? Nakakita na kayo ng Bombay na nagpapautang at hindi naniningil? Naniningil. Pautang naman dyan, 5,000 lang, pagkano tubo? 5,600? Sabi ng Lord sa Biblical, sa aklat ng Deuteronomy, huwag kayong magpapautang ng may tubo. Kayo ba nagpapautang ng may tubo? Magtanim ka mo! Ay, magtanim ka mo. Magtanim kayo ng may tubo! Amen? Pero huwag kayong magpautang na may tubo. At ang mahirap na ngayong tao, pautang kayo na eh. Sasabihin mo pa, may tubo pa. Ay napaunin sa utang, kawawa naman. Amen po ba? Amen. Sa awit of Psalm 103, verse 3 and 4. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Amen. Si Lord lang ang tanging pwedeng magpatawad niyan. Pag sinabi ng tao, oh sorry na kapatid, pinatatawad na kita. Inaantok na ba kayo? Gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, umayos ka. Sabi Lord, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad sa anumang aking sakit, ginagabot niya lahat. Verse 4, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Si Lord mahabagin. Amen? Si Satanas hindi mahabagin.
pag sinabi niya nang papatayin ka na ngayon, humanda ka na, papatayin ka niyang talaga. Kasi may mga tao, likas talaga na matigas ang kukote. Paulit-ulit nang nagkakaroon ng sakit, ayaw pa rin magbago. Tulad na lang si, ano, si Apostol Paul, bumago tayo sa New Testament. Si Apostol Paul, mapang-usik na kalaban ng ating Panginoon. Amen? Anong ginagawa niya? Inuusik niya ang pananampalataya ng Kristo. Binigyan si Apostol Paul ng karamdaman. Binulag siya ng Diyos habang siya naglalakbay sa Damasco. Sinilaw siya ng matinding liwanag kahit katanghali ang kapat. Kita mo ang Panginoon? Kapag pumalo, isang kisap lang niya, nabulag siya. Hindi na siya makalakbang, makahambang. Hindi na siya makapita. Pero anong sinabi niya sa 2 Corinthians 12 verse 7? Nung siya'y nabulag na at pinagaling, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan at nanagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang gayon hindi ako maging palalo. Si Apostol Paul binigyan ng Lord ng kapansanan upang hindi siya magpalalo. Matalino si Apostol Paul, ang problema ginagamit niya sa kasamaan. Kinakalaban niya ang mga lingkod ng Diyos. Ano sabi niya sa verse 8? Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan. Sabi po dito sa verse 9, ang sabi niya ang sagot nung si Apostol Paul sinabi ng Lord na nasa Panginoon, hilingi niya na tatlong beses nang idinalangin na siya ay pagalingin. Ganito ang kanyang sagot, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak ay pinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako sa kapangyarihan ni Kristo. Yan. Yan ang sagot po ng ating Panginoon. Na ang tulong niya kay Apostol Paul ay sapat. Na kung saan siya mahina, doon nahayag ang kanyang kapangyarihan. Tingnan mo, that's it, Sister Eva. That's it, sabi na natin ang tao yung pinakapag-aral. Sampo lang, sister. Di ba ginamit ka ng Lord? Bakit siya hindi na lang pumili ng mga valedictorian, yung mga nagtatrabaho sa matasas ng natungkulan? Di ba sabi ng Lord, pinili niya yung mga hamak upang hiyain ang marunong. Kaya naman si Apostol ko, bilang matalinong tao, anong ginawa? Pinapahuli niya ang mga Kristiyano noon, pinapapatay na, abutan niya man niya na, ano, ng babae o lalaki ang maabutan niya, ginugulpi nila. No? Mapalad po tayo ngayon, malaya tayo sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Sa mga Muslim o Arab countries, mahigpit
lalo na sa China. Ang sabi ng isang napanood po namin, ano yung mga Kristiyano? Sa underground sila, gagawain para hindi sila makita. Kita niyo po, ito na po ang time na tayo tinatawag ng Lord upang tumugon, upang tayo ay maligtas. Hindi tayo tinatawag ng Lord para abalain sa trabaho mo o anumang gagawin mo sa bahay. Kundi gusto ng Diyos na marinig ang kanyang tinig kung ano ang magaganap sa mundo ito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nga si Apostol Paul man, dati siya'y mapanlait, inuusig ang mga mananampalataya, pinapapatay. Ngayon, maraming Kristiyanong malaya. Sa kabila ng ating kalayaan, huwag natin abusuhin ang kalayaan na binigay ng Diyos. Gusto mo lang magsimba dahil malapit na naman mag-anniversary. Mag-uniforme ka, sasayaw ka kay Lord. Hindi ganun. Kung gusto mong maligtas ka, kapatid, ngayon pa lang kumilos ka na. At sabi nga ni Apostol Pablo, 3 times I pray to the Lord about this and ask Him to take it away. But His answer was, my grace is all of you. Is all you need for my power is greatest. When you are weak, I am most happy than to be proud of my weaknesses in order to free the protection of Christ, the power over me. Sinasabi ng Lord na kung saan siya mahina, doon siya nagagawa. May pagmabuhi ang kanyang kalangan dahil sa kapangyarihan ng Kristo. Ngayon, sa paanong paraan tayo pinagagaling ng Diyos? Unang-una, sa aklat ng Santiago chapter 5, verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niyang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiri ng langis sa gala ng Panginoon. Sa mga doktor, itinan yung dugo mo, yung baby mo, yung ano pa, yung ihi mo. Lahat, chichik apin sa'yo. Yung dumi mo, itinan kung may nananahan bang maraming uod dyan sa atyan mo. Kung bakit ka nagkakaganon. Sa Lord, hindi. Ang sabi niya, ipatawag ang matatanda sa iglesia. Tayo po ang tinatawag na iglesia ng Diyos. Amen? Amen. Upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon. Sa verse 15 yun, kapatid. Basahin po natin, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. At kung siya'y nagkasala, anong gagawin? Patatawarin siya ng kanyang mga kasalanan. Yun. Minsan nakakalungkot. Kapag magaling na, wala na, hindi mo na makita ang kaluluwa. Goodbye, Lord. Thank you for the goodness you have. Huwag tayong ganun. Kung gusto mo lang ang kagalingan, decision mo yon. Pero kung gusto mong kagalingan at kaligtasan, decision mo yun. Amen? Amen. Ang Diyos hindi namimilit. Walang bayad yan. Free. Manalig ka lang, manampalataya ka, ang Diyos kikilo sa buhay mo. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay natin. Sa aklat ng Gawa, sino ang tinawag ni ng Lord may panalangin? Si Pablo. Si Ananias. Sa Gawa, chapter 9, verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, umarian ka, umaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari at mga anak ng Israel. Anong ginawa?
Pumunta nga ba si Ananias? Si Ananias bilang alagad ng Diyos. Sa verse 17, ang gawa. Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinaro ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ko rito ng Panginoon na napakita sa iyo sa daan nang ika'y papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Kapag tayo nananalangin at sinabi ng lingkod ng Diyos, taas po natin ating kamay. Minsan nakakalungkot, nakaganyan pa. Pag sinabi kita, ibig sabihin magpuri ka sa Diyos. Inaabot ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka aabutin ng Lord papunta sa ilalim, ang aabot sa iyan si Satanas. Tuwang-tuwa sa iyo dahil hindi ka marunong sumunod. Amen po ba? Ako nung bago pa lang ako sa ganito, yung may El Shaddai pa, inangkaw-naw na ng mga ano doon, bukod sa iba't ibang ministries. Nung pumunta ako ng Blumentritt, sumimba ako ng hapon. Sasayawan sila, masay silang nag-iintak. Ako'y nakalungo doon sa upuan, pinagmamasdan ko lang sila. Naisip ko na, Panginoon, bakit ganito po ang sayo nila? Hindi ko kasi naiunawaan. Ang tao kapag wala pang Spirit of God, makinig po tayong mabuti. Kapag wala pang Espiritu ng Diyos ang tao, never mo niyang maunawaan. Amen po ba? Sabi Lord, nauunawaan mo lang ang mensahe ng Diyos kapag ikaw, Milehans, na-baptize ka sa water. Ayans ka, tumanggap ka ng Holy Spirit, pinalayas na ang evil spirit sa iyong puso, iras out ng lingkod ng Diyos, doon ka pala makakaunawan. Pero kapag hindi mo inaksip ang Spirit ni God, ibang Espiritu ang nananaan sa iyo, ang evil spirit. Kaya kung magmura ka, ganun ka na lang, kasaya. Kung magyabang ka, ganun ka na lang, kayabang. At kung magsinungaling ka, ganun ka lang magsinungaling ka. Tapos dito sa mga kabataan na nagmumura ka. Wala. Nagsisinungaling. Ugaling po natin ang pagsisinungaling ay huwag natin laging kamay. Huwag natin ugaling. Tandaan mo, nakalagay sa Revelation, walang aakyat sa langit na sinungaling. Kaya kung tayo nagsisinungaling, sasabihin, kapatid, pairan naman ang pera dyan. Isang araw, dalawang babae, nagkaroon. Sabi sa akin, Pastora, baka mayroon ka naman dyan, pahirap naman ako. Kapatid, I'm very sorry. Si Pastor, walang trabaho, stroke, ang anak ko nasa hospital, kailangan din namin ang budget. Pasensya na. Kung ako'y mayroon, hindi kita pag-iintian. Hindi ko mga kilalang tao. Kilala ko lang sa mukha. Two times na. Magkaiba sila. Sa lublog ko lang. May mga tao pa lang lang. Nakilala ka lang kung maghihirang. Pero kapag tinawag mo sa Lord, ayaw nila. Nakakalungkot ko. Di ba sabi ng Lord, hindi kita pagpapalain. Kapag hindi ka marunong sumunod sa kanyang kalooban. Ngayon, si Apostol Paul, balikan natin. Si Apostol Paul, nabigo pa na siya'y ipagalingin ng Diyos. Mamamatay tao si Apostol Paul. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano noon. Pinabibilang ko niya ang sino mang maabutan. Pero pinatawad pa siya ng Diyos. Ngayon, kapag tumatay ka, nakabangga ka, o naka-aksidente ka, kulungan ang punta mo. Sa kulungan, may mga nangangaral din. Sa San Jose, maraming pastor, iba-iba ang schedule, nakapunta na kape 2 times. Kung hindi pa ni-stroke si pastor,
Kaya lang, pasensya ka na sa matinding amoy na napakabago. Dito pa lang, kakalawang selva, grabe na ang amoy na hindi ka nice-nice. Ipag-pray po natin ang aking mga kababayan na makakilala sila at mahalag tayo sa kanya. Amen po ba? Kaya dito sa Gawa, chapter 9, verse 20-21, pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, ang wika niya. Nagtaka ang lahat nang nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusik sa mga tumatawag sa pangalang ito sa Jerusalem? Tanong nila, hindi ba't napalito siya upang sila'y takpin at daling kapos ng mga sa mga punong saserdote? Takpin at dalhin sa nakagapos sa mga punong pari. Yan. Speaking of word na pari, pare sa iyo, before nagpa-plus sa mind ko, ako nga, bakit galit na galit ang Panginoon dito sa mga para sa iyo at sa sertote? Ang mga escriba, I'm sorry. Kasi, yan pala yung mga nagtuturo at kumakalaban sa turo ng ating Panginoon. Kaya sabi mo, alisin mo yung, di ba para sa iyo? Alisin mo yung sa iyo, ang matira, pare. Salamat at nilabas tayo ng Lord sa maling turo. Nagsasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan na may mata, hindi nakakakita, may paa, hindi nakakalakad, may bibig, hindi nakakapagsalita, may kamay, hindi nakakagalaw. Panluloko, deception ng kaaway at kinagamit ang mga nagturo ito. Amen po ba? Amen. Lahat tayo dinisig ng kaaway. Imagine na kausapin mo ang patay na bagay. Oo nga, common sense naman eh. Ay sino ulo ang nagkakausap sa ganyan? Na hindi iniisip ang kanyang ginagawa. Kung iisipin po natin, amen po ba? Pero thanks God, binuksan ng Diyos ang aming isip. Na isang patay na bagay, hindi yan lalago kahit sa pananim. Kundi, magiging kunsay lang yan. Kaya sa ating mga kapatid na mga baguhan, magbasa po tayo ng Word of God. Kapag nililihans po tayo ng ating pastora o ng ating pastor o mga lingkod ng Lord, huwag tayong magtaka. Pag sinabing close your eyes, i-close natin ating mga mata. Mayroon akong pinag-pray dito. Baguhan. Nililihans po pa niya. Sabi ko, ano ba nangyayari sa bago ko? Ano baga sumunod na siya ang yung buko? Ang mag-pray na. Hindi, papatinay na talaga. Ay, hindi niya. Iniisip niya siguro, ano bang ginagawa rin sa buko? Kinahawakan ako o hindi niya siya. Ganun po talaga, ako wala pang ispiritin ka. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ganun siya. Nagtataka siya na bakit ginagawa niya ako. Para po doon sa mga baguhan, kailangan po natin lay hands ang mga ito. Mga nanay, mga deacons, tulungan po natin ang mga baguhan na aking mga mananampalataya ng ating Panginoon. Na i-lay hands po natin sila, pag-pray. Dahil sa pagpapagitan ng pag-lay hands, doon sila tumatanggap ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Taas dito ang kamay na hindi pa nabautismuhan sa tubig. Sa tubig. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kayo ba, nabautismuhan na ba sa tubig? Ikaw. Kasi ganito po yun eh. Gusto ko lang i-share sa tali sa tali bago tayo mag-closing pa yun. No? Ang baptism po sa Diyos na totoo, sa tunay na pananampalataya kay Kristo, dalawa po. Baptism sa water, baptism sa Holy Spirit. Kapag binautismuhan ka na sa Espiritu Santo, unti-unti ka na makakaunawa. Kapag binautismuhan ka na sa tubig,
inaalis na ng Lord ang iyong mortal na kasalanan o life na kasalanan. Kaya ang tao tumutubo na sa panawagan ng Diyos. Kaya nakita mo yung iba, minsan lang sumamba, ayaw na. Kasi isa lang ang tinanggap nila. Yung iba, hindi nililihan. Basta't nakikinig lang. Dito, tinuruan ako ng Panginoon. Ilihans ko sila isa-isa. Kasi, every 1 week na dumaan, nagkakasala na ang tao. Napapasukan na ng civil. So, dapat yung simba, ilihans ko sila. Eh, sister, paano kung marami na kami? Ang karamihan na lang. Si Lord na ang bahala to. Amen po ba? Naunawaan po natin. Sa loob ay malinigit po tayo nililihans. Kahit hindi ka po nag-confess, kahit na tinapid ka, tanggap ka lang ng tanggap ng communion. Dito po sa katotohanan, hindi ka pwede tumanggap ng communion unless na hindi ka na baptized sa water and the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya mamaya po, may confession tayo, may communion. Huwag yung hindi pa nalalaman tayo. Sa ating huling talata po, sa Gawa chapter 9, verse 22. Ngunit lalong naging mahusay si Saulo sa kanyang pangangaral. At nalito ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco dahil sa kanyang matibay na pagpapatunay na si Jesus ay siyang Kristo. Si Saulo, although naging masamang tao, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, binago po siya. Tulad din natin, binago din tayo ng Diyos. Amen? Amen. Sa pagiging sinungaling natin, palabura, paramdami, ipitera, pakialamera, etc. Binago tayo ng Diyos. Ginamit tayo ng Lord upang makilala natin ang katotohanan upang tayo magtas. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord. May naunawaan po ba tayo? Parang kabila lang yata ang sumagot. May naunawaan po ba tayo? Amen. Panginoon, maraming pong salamat. Ikaw ang dakilang tagapagligtas at tagapamayapan ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa langit at lupa. Makapangyarihan ka, Lord, at hindi namin magagawa ay magagawa mo, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga panglingkod. Kasi sinasabi ng marami, wala kaming kakayahan gawin ang lahat nito. Subalit sa iyong habag at tulong lamang. Ang hindi namin magagawa, O Diyos, ay magagawa mo, Panginoon. Ang samot na langit ko, Lord, sa araw-araw na kamamakaawa. Marami pang taong baligtas. Ang aming mga kamaganakan, ang bansang Pilipinas, Lord, kapayapaan ang iniwan mo sa mundo ito. Naway kapayapaan ang maghari sa aming mga puso. Ang manamuno sa aming bayan mula ang presidente hanggang sa mga barangay. Touch your people, God, in the name of Jesus. Lord, pinipetition namin ang mga tao ito na maging mapayapa ang buong kapaligiran. Nang dahil sa iyong kapangyarihan, iwanag, Panginoon, ang malait sa aming puso at pag-ibig mo, Diyos. Patawarin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga nagagawang pagkagulang. Ang aming mga kapatid na wala pa sa iyo, Lord, kahit sa ibang paraan, Lord, sa ngalan ni Jesus, loobin mo na makakilala sila. Alam ko po, Diyos, na walang imposible sa iyo. Ang lahat ay imposible. Alam mo na sa simula't simula pa kung sino ang mga tunay mong mga anak. Lord, na parito ka para sa mga makasalanan. Lahat kami, O Diyos, naging makasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, iniiling po namin ang aming kakatawaran. Sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, loobin ko rin, Panginoon, na pagalingin ang may mga karamdaman sa iba't ibang ospital. Loobin mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Pinadalangin din po namin ang mga leaders and pastors, ang mga deacons, ang mga members ng iba't ibang church na nasa truth. At wala pa sa iyo, Panginoon.
May ang samot na lagi ko, Lord, sa pag-araw-araw naming pamamuhay. Bigyan mo po kami ng kaalaman, karunungan, at higit sa lahat kaligtasan na nagmumula sa iyo. Kapatid, sumunod po tayo sa maisip panalangin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Lumubin mo po, nabigyan ako ng bagong puso, bagong espiritu, upang makasunod ng ayon sa iyong mga tuntunin. Ang lahat ng gawa ni Satanas sa aking buhay, inatanggol ko po sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kaya Ama, sa oras na ito, ikaw na po ang aking Panginoon, tagapagligtas, paggagamot ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ipinabalik ko sa iyo ang pinakamataas, kapag-uri, parangal, in Jesus' name. Amen.